Guys, ngayon, tulungan nyo ako magpapalit tayo ng 1648 na sprocket para sa Keyway 152. Okay? Ang 1648 para sa Keyway CR152. Okay, ito po yung 16 teeth. Yan. Okay? Tapos ating 48 at 130 link na 428-130 link na chain, heavy duty. Ngayon, kailangan natin ng size 10. Ayan, unang gag. Datab ko naman doon. Bakit wala ang sa ilalim na ano? Okay ba to? Okay. So, pagtanggal ng stock sprocket, meron kasi lakyan dito. So, gagawin nyo, gagamitin nyo screwdriver. Tanggalin nyo muna yun. Cambio nyo para hindi gumagalaw. Yun. Pagkatapos ng lock, mga kayo ng 10, cambio nyo. Medyo matigas, konti puk-puk-puk lang. Tapos ililihis nyo to kasi may lock yan eh. May groove. Medyo mainit kaya mahirap patanggalin. Yan. Okay. Tapos mahihila nyo na yan. Ngayon, kakabit na natin yung 16 teeth. Ayan. Op. Saktong-sakto lang siya. Tapos, kuha kayo ng isang lumang lock. Lalagay nyo. Pero hindi siya tatapat doon sa ano. Sa groove. Lilis nyo. Tapos, kukuha kayo ng bago. Ayan. Eh, yung bagong lock may kasama yan pag bumili kayo sa akin. Tika-tika ha. Konti pupuk. Para pumasok. Konti. Kita nyo, saktong-sakto lang yung sprocket doon sa groove. Huwag kayo bibili pagka yung sprocket nyo gumagalaw pag pinasok. Tapos, ipapasok nyo ngayon to. Okay. Dito, lapit mo dito nga. Paano ko zoom? Hindi, ganyan lang. Lapit mo yung camera. Yan. Kita nyo dito may groove dyan. So, ipapasok nyo lang doon. May groove-groove din yan. Papasok nyo ganun. Tapos, ihahanap nyo ng pwesto hanggang yan. Tapos, ibabalik nyo na. Higpitan nyo na ulit. Yun pala maganda nyo. Edit, edit. Edit, edit. Yung tamang higpit lang gagawin nyo, huwag masyado mahigpit na mahigpit ha. Yan. Ngayon, tatanggalin natin yung lumang kadena. Hanapin nyo yung pinaka-lock nya. Ito yung lock nya. So, kukuha kayo ng plies. Yan. Tapos, sisikwatin nyo lang ganyan. Yan. Makikita nyo, natanggal na siya.
Yan. Ngayon, gagawin nyo, hihilain nyo na lang siya dito sa baba. Yan. Ngayon, yung lakasin ng keyway, hindi reusable. Pag ginamit nyo ulit kasi nababakli yan, delikado pag binalik nyo. So, bili lang kayo, mura lang yung 50 pesos o 10 piso, wala pang 100 yan. Yan. Gamit kayo ng plies, huwag nyo kamayin kasi minsan matigas. Ayan. Oh. Ngayon gagamit kayo ng 17 na ratchet at saka 19. Okay. Nyo ito tatanggalin, gamit kayo ng size 10, luwagan nyo muna to. Kasi pag tinanggal nyo na yan, tinanggal nyo na to, tapos hindi nyo pa ito naluwagan, mamaya mahirapan kayo magluwag, mag-adjust. So, kabilaan yan. Okay, ngayon dito sa side na to, pakikita ko sa inyo paano tanggalin nyo sa brake side, ha. Okay, so ngayon, tanggalin nyo muna yung axle. Okay. Tanggal. Igitin nyo lang, tapos mahulog yon. Tapos ito, kinaganyan lang. Size 14, pantanggal dun sa mga stud. Ngayon, kung wala kayong special tools, pwede naman yung ordinary tools na 14. Ito lang ay para mas mabilis. Para mas mabilis trabaho. Pero, pag maling gamit, pwede malustrid yung turnilyo nyo. Pero pag bukas-bukas, okay lang. Huwag lang yung babalik. Pag babalik minsan, mabilis masisira yung thread kasi sa lakas gagawa siya ng sarili niyang thread. Okay? Ito ay 40 teeth stock. Ngayon papalitan natin ng 48. Okay? Ganun lang ulit. Balik nyo konti-konti. Pangkas ka pa. Oo, oh, kaya. So, sa... Lalong ganyan gulong nyo? Sa City Drive. Okay. City Drive lang naman. Pag hindi. Sinabi. Pag hindi, libre. Sinabi ni, ano, ni Raymond kanina. Ang combination niya is, ano lang, pag na, 60 yata. 1648. O, ito. Yan yan. Oo. Oh. Maganda sa unahan. Ano, ako lang. O, yung kay Kalaan. Sa akin kinuha yun eh. Sa'yo? Wala naman iba nagbebenta nito. Oo. Nagganap pa ako ng ganyan. Saan yung ginawa niya? Sa parang pinaitingnan niya? Pininturaan niya lang. Pininturaan niya. Oo. Yan. Konti-konti lang pagigit. Kasi mamaya, pakikita ko sa inyo. I-check natin yung likod kasi baka hindi tumama ng... So ngayon, papainal natin, higpitan na. Tingin nyo ang paghigpit nyo kabilaan. Parang magpapalit kayo na, magbabalik kayo ng gulong sa kotse. Yan. Ang pagbalik, ganun lang din. Parang yun, ano, reverse lang, reverse. Tapos ito, susuksok mo lang. Okay, ngayon, ito, makikita nyo dito, may guhit. Habang wala pa yung kadena, ilagay nyo muna sa may bandang gitnang setting. Para mamaya,
lalagyan natin kanera. Meron pa tayong space para mag adjust. Yun. Okay. Ganun ulit procedure. Gamitin nyo ng ano. Yan. Ang maganda naman dito kasi, ayun, makapansin nyo, may maliit ditong ano. Yan o. Ito yung stock. Yan. Kikita nyo difference. Yan. Yung stock, tingnan nyo. Ito yung kasama sa ano. Ngayon, susukatin natin. Ayun, pag naka-stop ako, nakakatay. Maganda yung ano mo, Pops Andy? Yung start plug mo talaga, gabi? Oo. Maganda yun. Tatlo. Mura pa. Para, ang performance nun, ano, i-resume. Ang iridium nasa 500-600. Yeah. Tumaas so, ka ba? Ganun pa rin. So magpuputol tayo. Ngayon pwede na natin adjust. Okay. So makikita nyo, susundin nyo kung ilan, kunwari apat na andito nakalagay sa guhit, sa kabilang side, ganun din gagawin nyo para pantay. Okay. Tapos ang tension niya. Yan. Mamete testing natin, mas maganda mag-adjust ng kadena pag nakasakay yung rider kasi pag in-adjust mo kadena na walang load, hindi sumakay yung rider, minsan matigas. So, pwedeng possible ma putol yung kadena nyo. Pero ngayon, ito mukhang okay. So, diyan ko muna lalagay setting. So, kunwari bibilangin natin ito ngayon. Kunwari, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dito. Sa kabila, bilangin nyo 5 din. Ngayon, check natin. Nakasakay si Pops Win. Yan. Yan ang tamang-tama may play. Okay? Okay, okay na. Okay, okay na.